ito ang mga programa sa hapon sa DWIC 882. Alas 12 hanggang alas 12:30, DWIC Balita Nationwide, pagtanghaling edisyon sa pangunguna ni Ralph Obina. Mga maiinit na ulat sa katanghalian ng DWIC Reportorial Team. Alas 12:30 hanggang alauna 1:30 ng hapon, tuwing Lunes at Miyerkules, Pilipinas. Ngayon na, kasama sila Robert Rivera at Loli Acosta. Programang maglilinaw sa mga sistemang federalismo ng pamahalaan. At tuwing Martes, Huwebes at Biyernes, In the Heart of Business, tatalakay sa mga usaping negosyo, mga oportunidad para sa matatag na trabaho sa pangunguna ng events at PR guru Miss Juan Mert Bong Osorio, KBP Golden Dove Awardee Miss Marupa Habi Stanley, at Senador Cynthia Villar, Chairperson ng Committee on Agrarian Reform, Agriculture and Food. Alauna yung media hanggang alas 3 ng hapon. Push mo yan, te! Ni Ruth Abaw, paksa ang mga relasyong pangpamilya. Positibong payo ni Pangga kung paano maisasaayos ang masalimuot na problema sa relasyon para sa isang big, happy family. Alas 3 hanggang alas 4, sulong na bayan! Nagbabantay, nagsisiwalat na mga katiwalian sa mga sangay ng pamahalaan. Layunin ay itaguyod ang tama at nararapat sa pangunguna ng tinaguriang Miss Whistleblower, Sandra Cam, kasama si Loli Acosta. Alas 4 hanggang alas 4:30 ay si Balita Nationwide panghapong edisyon. Sama-samang paghahatid ng mga balita ng DWIC News Center at Reportorial Team. Alas 4:30 hanggang alas 5:30 ng hapon. Doble banda, tambalan ni Rene Jose at Ray Pacheco sa masayang programa na sumasalting, pumipitik sa mga komentaryong walas ding. Yan ang mga programa sa hapon sa DWIC. Subaybayan! Kung nasaan ang balita, naroon ang DWIC Patrol Reporter. Il risulto Mark Jeff Chapin ang nabutuhan sa House of Justice Committee ng probable cause ng impeachment complaint laban kay CJ Sereno. Ayayu Pangko. Kaibigan ng pamilya mo nga, wala ang kinalaman sa power na drug ang Vice Mayor, kundi pinagkakasal. Raul Esperas. Sa final ng pagtatalo. Bert Moses. Sa naganap na konfrontasyon sa pagitan ni Chief Justice Sereno. Jovel Palenio. Iinvestigahan na ni Pangulo Rodrigo Duterte ang reklamo ng diplomatic. Kailangan ng palakasin ng Pilipinas ang cybersecurity nito para mapigilan ang paglala ng terorismo sa bansa. At Gilbert Perder. Tinatayang 1,000,000 pisong halaga ng mga riyadiyan ang naapo sa sunog sa Lumot Compound sa Agnes Street, Parangay Tatalon, Quezon City. Nagahati ng makatotohanang balita at impormasyon para sa bayan. Magandang araw po. Ito po si Attorney Ferdy Topacio na nag-aanyaya sa inyo dito sa DWIC 882 AM at live streaming. Mapapakinggan ninyo ako sa programang Yes, Yes, Yo! Topacio! Mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, nationwide at worldwide. Mga balita, komentaryo, panauhin mula sa politika, showbiz at iba pa. At syempre, may musika at konting intriga. Lahat ng hindi ninyo nakikita, ipakikita ko. Lahat ng nakatago, ilalabas ko dito sa Yes, Yes, Yo! Topa Show! Kitakit! Pieba! DWIZ 882 naririnig sa buong kapuluan sa pakikipagtulungan ng aming mga kapatid na himpilan. 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 936 DWIZ Mimaropa. Kasama rin ang mga piling himpilan ng RPN Nationwide. Narito na ang programang tatalakay ng mga napapanahong issue at mga balita. I mean, sagot! Programang sasagot at maglilinaw sa inyong mga katanungan tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa at lipunan. I mean, sagot! Mga lumang suliranin ng taong bayan na lalapatan ng makabago at manikahing solusyon na mag-uugnay sa ating mga Pilipino saan man panig ng mundo. I mean, sagot! At ngayon, narito na at ating makakasama ang masipag na gobernadora
ng Ilocos Norte, Governor Aimee Marcos, kasama si Mayor Alfred Romualde sa programang Aimee Sagot! Magandang umaga mga kababayan, halo-halo ngayon na ay Huwebes, 21 ng Hunyo, alas 7 sa ating bayan. Ayan, mag-isa po ako ngayon umaga, naku naman, makulimlim na umaga, mag-isa pa talaga naman ang lungkot-lungkot. Sana po ay samahan ninyo ako sa isang oras ng balitaan, chikahan at kumustahan. Ayan, magandang umaga sa mga listeners ng DWIC 882, mas todong lakas dito sa Metro Manila. Live rin tayo sa pinapanood ng viewers all over the world sa pamamagitan ng Facebook page ng Governor Aimee, Mayor Alfred Romualdez at DWIC sa aking official Facebook page. At bago natin simulan ang mga balitaan, batiin muna natin ang nagdiwa ng kaarawan noong ika-19 ng Hunyo. Walang iba kundi ang ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Alam niyo ba na siya ay 157 years old na? Ayun naman, talaga naman ang tunay na bayani ng ating bansa, si Dr. Gat Jose Rizal. Sana wag natin kalimutan ang kanyang legacy, ika nga, ang kanyang iniwan at pinamana sa atin, lalong-lalo na ang kabataang Pilipino, higit sa lahat ang ating mga makabagong sangguniang kabataan. Ayan, kayo talaga ang pag-asa ng bayan. At seryosohin natin yan, alam naman natin. Salamat sa ating mga avid listeners at followers. Salamat muli kay Mayor Cristina Romualdez sa kanyang pag-guest nung Lunes sa ating programa. Thank you, Kring. At malapit na ang piyesta sa Tacloban. Mamamatro na tayo at pupunta sa Santo Niño Fluvial Parade. Ang ganda ng Fluvial Parade, ang saya-saya. Ayan. At kung nandiyan kayo sa Tacloban, punta tayo at napakasaya. Meron pa tayong sanglaw ng mga ilaw. Ibig sabihin, light parade naman sa gabi. Kaya puro happening. Alam mo naman, waray-waray. Walang tigil ng pagpa-party-party. Ayan. At nandito na ang paborito nating segment. Batiin natin ulit ang mga listeners around the world. Talaga naman. Very international ang ating palabas. Kumusta muna kay Lisa Aurelio, Rowena Aranas, Marlene Streller dyan sa Germany. Ako talaga naman, minamarder ko mga pangalan. Katulad kahapon sa Ifugao, mali-mali lahat ng pangalan. At hindi naman tayo nagsasalita ng Ifugao, pero trying hard. Ayan, buti hindi nagalit yung mga mayor. Ganoon din, kina Lloyd Baladitan Rabulan at Nanding Saraosa, Qatar. Belen Pineda Valdez, Evelyn Fiesta Rasalan, and Danny Akdal mula sa Toronto, Canada. Ohayo gozaimasu sa ating mga kababayan, Japan naman. Elizalde Rogacion, Nordic Kokubun, Lena Reyes, Eduardo Marcos. Say mo, may kamag-anak ako. Ano ba yan? Saan na yan? Mianora Zamora, Jocelyn Javier Kanazawa, and Agnes Chua. Ayan. Naku, yung mga Marcos na naliligaw sa lahat ng sulok ng daigdig. Samba, naghasik ng lagim ang aking mga lolo talaga naman. Lahat ng sulok meron yata. Magandang araw sa inyo, Angelica Baron, Manuel Lambino, Ana Mi Gonzalez in London, UK. Nako, the old London town. Marilyn Alcaraz Trot sa Bermuda. Teko, puntahan yan. Saan yan? Ray Navarro sa Freeport, Grand Bahamas. Wow! Parang maganda dyan at hindi makulimlim at ulan ng ulan. Eloisa T. Marcos mula sa Italy. Marcos na naman! Ano ba to? Naghanap ako ng kamag-anak, please. Kasi malapit na kami maubos. Iilan na lang kaming Marcos. Endangered species. Kaya kayo, kung mga Marcos kayo, please, andyan na kami. Hanapin na namin kayo lahat. Mag-reunion nga tayo. David Madrid from Hawaii. Leah Oscarson in Sweden. Indaying Janet Somoso. Las Vegas. Wow. Hello, Malu Temple. Taurus May. Apple Po. Baina Jenner Oliva. Elena Peralta. Olivo Celestino Marlin and Zenny Navarro in where else? Hong Kong. Ayan naman. Ganoon din kina Nella Canonizado Tandok of Singapore, Arlito Alarita Mehoy, Conchita Villanueva sa Jeddah, and Rodel Kibada Bakaykay of Daman, Saudi Arabia, and Francisco de la Cruz sa Cosray, Micronesia. Oh wow, talaga naman, maraming Pinoy dyan. At binabati din natin si Cherico Baribia sa Wakwak. Naku, Cherry, kumusta na? Buhay pa pala ang ating mga original loyalista.
Edgar Mital ng Davao, Bridge Yan, La Trinidad, Benguet, halo-halo, parang masaya dyan. Marina Martinez in Marina, Bulacan. Noel Duavis ng Cebu. Inard sa Dimapilis Pulyon ng Cavite City. Tess Ponce ng Baguio. Yaneli Puerto Codilla in Clark Angeles City. Codilla, galing mga Ormoc yan. Nako, napakadaming Codilla. Umabot na sa Pampanga. Evangeline De Guzman of Imus, Cavite. Rafi Pellegrino of Caballan, Southern Leyte. And Alexis Sanchez of Maasin, Southern Leyte. Ayan, tingnan mo naman. Kompleto talaga mga Binisaya. Region 8, mabuhay. Kumusta kay Eva Salatiel in Barbados? Ayun. Cecil Mejia sa Kuwait. Marlo Basiwa mula sa Marianas Islands. Marie Corpa Jacalne mula Melbourne, Australia. Ronnie Cornico, Renato Cagin, and Lolit Gatan of California. Nako, baya, Nueva Ecija ata yan. And Josie Padulas in Taiwan. Ngayon naman, ay atin basahin ang iniwang pahayag ng ating mga listeners noong Lunes. Mula kay Darling Sean Balmonte. Basta programa po ng Marcos, patok na patok, support all the way. Dako ha, ang bait ninyo. Mga amateur kami, hindi kami professional na komentarista sa radyo. Trying hard lang, marami lang daldal kayo talaga. Pero thank you very much anyway, why not? Sabi naman ni Malu Temple, dapat siguro meron na talagang ganito lagi si Madam Amy niya, Governor Amy, para malaman ng kabataan ang mga nangyayari noon. Miss ko na din ang Nutriban noon. Nako, talaga nakakabusag ano. Na imbang na bigat ay aming mga Ilocano. Ayan naman. Thank you very much. Maraming maraming salamat, Justi Agnina. At bagong racket ko to eh. Biglang nagra-radyo-radyo kahit trying hard. Sige na lang. Isang paalala naman mula kay Debbie Santos. Ingat po sa mga kababayan natin sa Osaka, Japan. Lumindol po ng magnitude 6. Totoo nga, nakakanervyos. Ano, nakita natin yung mga matataas na gusali, talagang pagewang-gewang at nagtumbahan yung gamit sa itaas ng kanilang mga mesa. Pero parang sanay na yung mga tao, automatic ano, nagtaguan sa ilalim ng mga mesa at hindi gumalaw, hindi nagtakbuhan. Yung iba naman nasa kalye kaagad. Bilib naman ako yung Hapon eh, talagang ordinary lang sa kanila yung mga lindol na malalakas na ganyan. Pero pagdasal natin na wala namang mapinsala sa ating mga kababayan, mahirap na at napakaraming ng Pilipino sa Osaka, Japan. Ayan, patuloy po kayo magpadala sa amin ng mensahe tungkol sa inyong mga concern, katanungan, mga bagay-bagay na gusto ninyong maliwanagan sa pamamagitan ng comment section sa ating FB Live. At pilitin natin na sagutin, at kung hindi naman i-share din ninyo yung mga inyong opinion, yung inyong tingin ninyo at inyong mga nakakatuwang mga happening sa iba't ibang sulok, at sisikapin natin na i-ere kaagad at i-share din sa ating mga kaibigan. Maraming maraming salamat po. Ang mga trending na balita. Yan, umpisa na natin ang ating mga trending nagbabagang balita ngayong umaga. Narito ang ating mga bumabanderang national headlines. Ang walang kupas na abala sa tambay. Ano nga ba itong ibig sabihin nitong tambay na talagang abalang-abala ang lahat at napakabilis naman ng ating pulis eh. Umabot na daw ng higit na 7,000 na inaaresto sa loob lang ng ilang araw mula nung sinabi ni Presidente. Yung tambay, talaga naman, ano ba ibig sabihin ng tambay? Eto, at pwede ba talagang hulihin lamang yung mga tambay dyan sa daan? At clarify ngayon ni Hepe ng PNP, si Oscar Albayalde, na yung mga tambay ay hindi naaresto, simple lamang para sa loitering, ika nga, dahil sa direktiba ni Presidente na hulihin silang lahat. Kundi, ang paliwanag ng pulis, eh hindi daw dahil sa utos ng Presidente, sapagkat hindi naman ng Presidente ang gumagawa ng batas na sinasabi, kundi na talaga naman ang loitering
loiterers are arrested due to the violation of local laws. Dahil alam niyo yung ating revised penal code, hindi na siya criminal yung vagrancy and loitering. Iba na kasi ngayon. At pag may local ordinances, yun ang sinasabi ni Presidente at yun din ang inaaksyonan ng ating kapulisan. Kaya hindi lang yung tambay-tambay na nagkakalat sa daan, kundi yung mismong violation halimbawa ng anti-alcohol at nagiinuman sa public places o di kaya nagi-smoking, na alam naman natin anti-smoking na talaga yung buong bansa, o di kaya nakahubot-hubad, causing scandal at kung ano-ano pa sa ating iba't ibang daan. So, they're not arresting these people because of the word tambay, na bystander sila. They are being arrested dahil may violation mismo ng local ordinance, not because they're just hanging around. O tama naman yun. Kasi mula nung June 13, ang presidente nag-order na potential trouble for the public itong mga tambay. Ayan, pinahihigpitan ng ating presidente otoridad laban sa mga tambay. Pero eto nga, maraming nagre-react ng todo dahil sinasabi baka ito na naman ay pamamaraan ng pag-aabuso at in effect may martial law na naman, talaga naman. Eto nga daw na bakit nagkakaganon. Ang ate naman talagang labag sa batas ito, matagal nang nandyan sa ating mga panukala at nandyan naman sa ating local ordinances, hindi nga lang nasusunod. Pero higit na 7,000 na ang nandyan, sa totoo lang, tayo naman, naniniwala, may ibang mga munisipyo katulad ng Davao, meron rin silang curfew for minors na mandatory. Ayan, for example, yung Davao at ibang bayan dito sa Metro Manila, 10 o'clock ng gabi hanggang 5 a.m. Talagang walang nagkakalat sa mga kalsada na 18 years old and below. Ayun, tapos may liquor ban naman talaga tayo sa public places, lalo lang lalo na yung pagbebenta ng liquor at alcohol sa mga kabataan. Dapat sana talagang ini-implement ito ng todo kasi na malaking problema to. At sabi nga ng ating mga parents, talagang yung mga kabataan mismo ay napipinsala, napapahamak, hindi naman nila alam kung ano nangyayari. Although, of course, yung ating mga Commission on Human Rights nagsasabi na dapat tigilan na daw ang operations na yan. Sa akin naman, ewan ko sa inyo ha, mag-comment kayo ating mga kaibigan at mga nakikinig. Ano ba ang tingin ninyo dito sa tambay operation? Sa totoo lang, palibasa lokal kami. Galing ako sa probinsya sa bilang governor, galing naman si Presidente Duterte sa Davao City bilang local mayor. Alam naman natin kung minsan talaga yung tambay, lalong-lalo na pagbabae kang pauwi, mga estudyante, mga dalagita natin, yung mga retail, yung mga shopkeeper, mga tindera sa ating iba't ibang lugar. Lalong-lalo na yung mga call center at yung mga BPO operators. Pag-uwi mo na talagang hating gabi at nakaambag dyan lahat ng mga lalaki na parang nag-iingay, naglalasingan, mga shirtless, ika nga. Anong gagawin mo dyan? Di talaga ninenervyos ka. Mabuti nga, pagpauwi ka na walang ilaw at nag-aantay ng masasakyan, talagang maklear yan. Yun talaga naman, sa totoo lang, nakakatakot naman talaga. So, eto nga, yun ang tinatanong ng iba kung tama ba ito o hindi. Pero sa tingin ko, sabi naman ng ating kapulisan, kung ipapaliwanag, alimbawa, na meron ka naman dahilan sa pagtatambay, sa pagpupunta dun sa kalsada ng oras de peligro, hindi naman naaarestuhin o dadamputin. Hindi naman basta ganun. Kaya eto nga, maraming opinion dyan. Yung ate naman, talagang para sa mga kababaihang uuwi ng gabi, talagang tuwa-tuwa naman kami na talagang walang nakakalat sa daan. Kasi nakaka-nervous talaga, hindi mo malaman kung anong gagawin nila. Yung mga iba naman talagang natutuwa rin dahil ang ingay-ingay naman, di ba? Meron pang silent night legislation, yung sobrang ingay ng karaoke, nagkakantahan ng gabi, talagang hindi ka makatulog at ating gabi na, lalong-lalo na yung ang sinasabi nga, pag nakainom, di ba? Yung deadly song na My Way. Ako, yung My Way na yan, ilan na, magkakarenta na rata, the murderous song of My Way. Pag disintonado, nadadali, pag bihira, aabot na yata ng 40. Mabuti na, hindi talaga ako marunong kumanta at hindi ako madadali ng ganyan.
Eto nga, so eto, there are so many issues tungkol dito, pero sa tingin ko, unang-una, talagang maraming sektor, katulad ng kababaihan nagtatrabaho at inaabutan ng gabi, natuwan-tuwa. Yung ibang barangay kapitan, katulad ng mga mayor at iba pang lokal, happy din tungkol dito. At alam natin na ibang parents naman, natutuwa din kasi uuwi na yung mga bagets nila ng tamang oras dahil kung minsan hindi mo mahanap na gumigimik yung mga bata. Hindi ko naman sinasabi na yung mga inosente ay dadamputin ng basta at dadalhin sa presinto, aarestuhin. Hindi naman po pwede yung ganun dahil labag naman sa karapatang pantao. Pero sa kabila nito, kung talaga naman nanggugulo o maingay o nakakapinsala o nananakot na ng iba, eh palagay ko naman, ayos lang naman yan. Yun nga lang, wag naman na masyadong pinapakalat, miski yung mga nagdadaldalan lang sa harap ng bahay nila o yung mga call center agents na pauwi naman talaga at may dahilan naman talaga na nandyan sa daan pag late, eh talagang okay naman yun. So, eto nga, kung tutuusin, marami rin nagtatanong bakit pa daw yung kapulisan ay ang nag-i-implement nito. Eh talaga naman, kung minsan, alam naman natin na ang totoo, yung mga barangay tanods natin, yung BPATs natin, pwede naman sila na mag-implement ng mga local ordinance. Ang problema, madalas, lalo na pag nakainom, pasaway talaga tayo eh. Pasaway eh, pag hindi naman pulis eh, babatukan pa yung pobreng tanod. Talaga naman mahirap yung dito sa Pilipinas. Alam naman natin ang ugali natin, pag hindi rin pulis, eh talaga hindi papansinin. Baka tulak pa sa kanal, katulad sa amin, pambihira. Meron rin nagsasabi, pwede rin citizen's arrest. Totoo naman yun, pag may dahilan, eh talagang miskisinong citizen, pwede rin arestuhin yung mga nanggugulo. Pero eto nga, ang ginawa ni Presidente Duterte na yung mga kapulisan natin, sila mismo ang nag-i-implement ng local ordinances. Pero palagay ko, tulong na yan kasi sooner or later, aatras din ng mga kapulisan dyan, napakadami lang trabaho. And kinakailangan siguro na i-turn over na rin yan sa lokal at maging responsable tayo sa pag-i-implement ng ating mga sariling local ordinances. Ayan. So, eto yung issue natin ng katambayan. Ang akin din ha, by the way, meron akong sariling crusade, ika nga. Dahil itong mga kabataan na nagtatambay, walang katapusan na gimmick gabi-gabi, nag-iinuman pa. Eh, para sa akin, isa yan sa malaking dahilan dito sa epidemya ng teenage pregnancy. Kaya para sa akin, ayos na rin yan eh. Kung at least, wag lang abusuhin ng todo-todo. Dahil itong pagbebenta ng alcohol sa kabataan at walang katapusang kalat sa daan, eh talagang isang dahilan yan sa teenage pregnancy. Katoliko nga tayo, bilang isang bansa, napaka-religious ng Pilipino. Pero bakit dagsa-dagsa na ngayon ang ating statistics tungkol sa mga nabubuntis na kabataan? Pinsala sa kanilang kalusugan, pinsala para sa ating lipunan dahil hindi na pangalagaan ang ating mga kabataan. Ayun. Kaya sabi nga nila, pag may alak, may balak. Talaga naman, eto nga ang problema. Kaya kinakailangan, medyo tignan natin yung tambay na yan. Pero in the meantime, sang-ayon naman tayo kay Presidente at maingat naman yata ang ating kapulisan. Mukhang iisa pa lang ang issue sa Makati ng isang call center agent na siyang inaresto dahil nagkakalat sa daan at nagprotesta. So tingnan natin yan. Pero maliban dyan, mukha namang walang report o reklamo tungkol sa tambay. Kundi natutuwa ang kababaihan, natutuwa ang mga kabarangay barangay captains dahil sa tulong na binibigay sa kanila. Okay, meron na naman. Eto, yung ating mga OFW at yung ating mga kaibigan sa abroad. Natutuwa naman dito sa development na ito. Dapat daw ang Manila ay hindi lamang maging capital city ng Pilipinas sa ilalim ng federal government. Ayon sa ating Chacha panel member. Ayan. Hindi na raw Manila necessarily ang capital ng Pilipinas. Maaring magkaroon ng bagong capital. Yan ang iminumungkahi ng federal na pamahalaan, sinabi ng isang miyembro ng Charter Review ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Martes, 12 ng Hunyo.
Ayon kay Attorney Rowan Libarios, isang miyembro ng Consultative Committee on Charter Change. Aba, classmate ko to, naging congressman to, kasama ako to noong 11th Congress. Kumusta na, Apo Rowan Libarios? Talang constitutionalist yan. Expert siya dyan. Walang utos sa ilalim ng iminumong kahing charter ng Maynila o Metro Manila ay dapat na maging kapital ng bansa. We have not decided on a federal capital. We are open to proposals. Just like in other countries, pwede naman na iba yung capital. Pwede din admin and commercial center. Sa bakit totoo yun? Hindi ba yung commercial capital sa Amerika ay New York eh. Pero layo-layo ng Washington DC kung saan makikita ang political or admin capital ng US. Sabi ni Libarios, ang Clark Pampanga ay maaaring maging isang magandang administratibong sentro considering the advocacy na maglipat ng ilang mga tanggapan ng pamahalaan sa Pampanga area. Oo, nakikita natin yung DOTR at si Secretary Art Tugade ay nauna na nalipatin ang DOTR, yung Department of Transportation, dyan sa Clark. Kung sa bagay, doon naman yung airport. Bakit naman hindi doon? Dagdag pa ni Libarios, that will ease the traffic in Metro Manila for sure. Totoo naman. Grabe na talaga. Or maybe we can have a capital in Cebu. Kung maganda rin yun. Napakaraming Cebuano. Talagang siya ay yung sentro. Hindi lamang sa Visayas, kundi sa Mindanao pa. Inumungkahi niya na ang layunin ng federalismo ay ang pagpapamahagi ng kapangyarihan sa mga rehiyon. Oo naman, tama yun. So anong tingin ninyo? Okay ba yun? Siguro, mas okay din na meron tayong capital, na political capital, at the same time, meron rin naman mga commercial centers katulad ng Cebu. Obvious ba? Yung Davao din. At lahat ng mga booming industries. Sa Southern Tagalog, nakikita natin talagang siksika na rin yung mga iba't ibang syudad. Bakit hindi? Eh, kami naman sa Norte, saan kaya? Ako naman. Talagang ang sikip-sikip na ng San Fernando, La Union at ang Pangasinan ay kilaki-laki. Andyan pa ang Tuguegarao na malaki na rin at booming na booming sa ilalim ng pamamahala ni Mayor Jeff Soriano at lahat ng katropa natin dyan. Kaya eto nga, magandang idea yan. Ano sa tingin ninyo na marami o hindi Maynila ang capital ng Pilipinas? Parang okay din, ano? Para marami tayong mapuntahan at mas madali ang pag-a-access ng serbisyo ng gobyerno kapag nasa Visayas ka, di hamak na mas madali kung nasa Davao. O di kaya kung nasa Cebu ka, di doon na mismo. Pwede mo nang kunin lahat ng papeles mo. Hindi katulad ngayon, napunta tayo ng punta sa Maynila, traffic-traffic sa Maynila, bagal-bagal ng serbisyo at talagang mapipilitan ka maghintay ng ilang araw dito nakababad sa syudad. Kaya eto talaga magandang idea rin to, pero pag-aralan ng maigi kasi nakita rin natin may mga bayan kung saan hassle naman kasi pagkalayo-layo naman ng lugar nila at napilitan pa silang gumastos para magtatag ng panibagong capital katulad ng alam natin yung Canberra sa Australia. Medyo hassle pumunta doon kasi wala naman pupuntahan. Medyo hassle din sa Brazil, yung tinatawag na New City of Brasilia. Medyo talagang maraming nayayamot kasi pupunta ka pa roon, wala naman makita doon. Kundi talagang fa-follow upin mo lang yung gobyerno, yung mga papeles, yung mga kailangang kausap. So tignan natin, magandang mungkahi ito at parang naliliwanagan na literal ang pamamahagi ng kapangyarihan dito sa Pinas. Hindi lamang yung daldal na federalism, kundi talagang mismo yung iba't ibang syudad may sariling kapangyarihan na tumulong at magbigay ng serbisyo sa ating mamamayan. Ayan, pag-isipan natin yan. Parang magandang debate rin yan. Tingnan natin at saan ang mga lugar na ito. Dahil oportunidad talaga yan na mabawasan ang gulo dito sa Maynila at ang traffic na parang talagang wala ng katapusan at wala ng solusyon. Hoy, to, anong nakaka-bad mood to, ha? Ano ba yan, DOH na yan? Nakakaloka? Ano ba? Hirap na tayo sa ating medical bill, sa pamimili ng gamot, at sa pagpasok sa ospital ng mga palpak. Naku naman talaga. Ako nang unang magre-reklamo rito, nakakahiya yung mga public hospital natin. And yet, eto na, nakakabuis ito, umagang-umaga, nakaka-bad mood, ha? Panibago na naman irregularidad sa DOH, parang hindi pa sapat yung dembaksya na yan, nakakainis.
Pilipinas. Pagkatapos ng isang linggo, 10.6 billion PhilHealth mula sa senior citizen. Ngayon, eto na naman, another billion-billion na scam, 8.1 billion na proyekto para sa mga barangay health stations. Ano ba? Wala magkatapusan to. Talaga naman, ano ba ito? Makakarma naman itong mga ito. Imagine, yung mga medisina, mga gamot, mga ospital, ano ba ito? Ayon kay Health Secretary Francisco Duque nung Lunes, natuklasan niya ang higit na namang irregularidad sa kanyang departamento at nangako siyang heads will roll. Ayan, parang narinig ko na yan, ha? Gasgas na yan. Big names, small names, past and present. Sinabi ni Duque, I tried to give the persons involved the benefit of the doubt. I am saddened and disgusted that the Filipino people are being shortchanged by the very people who were supposed to serve them. Iniutos ni Duque ang isang masusing pagsusuri ng lahat ng mga transaksyon na pinasok na ng nakaraang administrasyon. Nako, ano ba ito? Ang layunin ng nasabing proyekto ay makapagpatayo ng 5,700 na barangay health station. Ano ba yun? Ano ba ibig sabihin ng health station? Parang wala kami ng ganyan sa Ilocos. Meron na namang RHU. Meron na namang kung ano-anong mga periculture. Meron na rin mga primary hospital. May mga extension na clinic. Ano na naman tong barangay health station upang masiguro daw ang pag-access ng bawat barangay? Ano to sa pangunahing pangangalaga gamit ang pampublikong paaralan pang-elementarya bilang mga natukoy na lugar? Ang labo naman, 8.1 billion, may elementary school naman sa kasulok-sulukan ng mga bukid. Bakit magagawa ng barangay health station? 8.1 billion idadagdag lang sa eskwelahan. Pero ang sabi naman ng dating Secretary of Health, Janet Garin, ang sabi naman niya, talaga namang wala naman daw yan at ang nangyari, yung contractor or ang delivery, parang labo nito, ang dapat managot kasi wala pang 200 plus ang nabuo sa 5,700 na barangay health stations. Ano ba ito? Wala nang katapusan. Grabe, kung i-add up na natin ang halaga ng Denvaxia, ang halaga ng PhilHealth Senior Citizen Scam na 10.6 billion, pakatapos ito pang barangay health stations na 8.1 billion. Naku, ang laking tulong na sana niyan para sa ating mga libre gamot na kulang-kulang, sa ating mga pangit na ospital na kinakailangan ayusin, at sana nadagdagan na ng regional heart center, regional lung center, regional na mga kidney center and children's hospital. Yung mga specialized hospital, ang bubulok na. 89 years old na yung nanay ko eh. 89 years old na rin yung mga ospital na yan. Talaga naman. Happy birthday next week sa mama ko. Talaga naman. Siya lang yata nagtsatsaga dyan sa mga ospital na yan noon. Hanggang ngayon, hindi na nadagdagan. Isipin ninyo, 1970s pa yun, hindi na nadagdagan yan. Sila lang yata ni Presidente Duterte mahilig dyan. Dahil dun sa Mindanao, East Mindanao Hospital, nakikita natin dun sa Davao, maganda yung ospital nila. Pero maliban dun at sa private hospitals dito sa Manila at sa Cebu, wala naman akong nakikita magandang ospital. Siguro yung kay dati Senator Flavier sa Benguet, medyo okay din yun. Pero mabibilang sa isang kamay talaga yung maaayos natin public hospital. Nakakahiya tayo. Ito talagang pangunahin na kailangan ng ating mga tao at nauuwi na lamang sa scam. Nakakangit-kit naman to. Talagang iinit ang ulo mo. Pambihira. At talagang mukhang high blood na rin ang ating Department of Tourism. Kawawa naman. Nababawasan na ng ganda. Nako, talagang hindi na maganda. At nakakunot lagi ang noo ni Secretary Berna Romulo Puyak. Talagang galit na galit na yata si Berna. At sabi, napakarami niya natutuklasan. It's shocking daw, sabi niya. Iiyak na daw siya. It's shocking. It's not fun in DOT. At napapaiyak na daw siya sa hirap dahil ang dai-dai niya natutuklasan na walang kakwenta-kwenta. At eto na naman, ang sabi niya, may bago na naman daw silang nakita na gusto na naman niyang patignan kasi hindi pa daw niya nakikita ang isang kontrata na dollar denominated
related. Anong say mo? Imagine yung kontrata talaga naman. Bakit dolyares ang nakatakda? Samantalang pesos naman tayo. Eh, Pilipino tayo eh. Pambihira talaga. Hindi ko maintindihan. At yung buhay karinderya, bakit daw tuloy-tuloy ang mga activity? Samantalang wala na. She pulled the plug on that project already. Bakit daw tuloy-tuloy pa rin? Talaga naman, ano ba itong nangyayari? Nako talaga si Berna, naawa naman ako sa ating kaibigan at sana naman, hindi naman siya ma-overwhelm, ika nga, o ma-shock ng todo na hindi na makagalaw. Sabay pa ng ilang asek at yusek na mukhang ayaw magbitaw. Ano ba ito? Nauuso yata ang kapalmok sa yung sa ERC rin ha. Yung ERC, nakailang kaso na eh. Ayaw pa rin magbitaw. Pambihira itong buhay na to. Ah, kaya kung ayaw na sa'yo, edi wag. Talaga naman. Ano ba? Nakakahiya itong ginagawa natin. So, yun nga. Narami tayong mga balibalita na hindi naman kanais-nais talaga kung tutuusin. Mabuti naman, ang kabutihan lamang, eh meron tayong mga public officials ngayon na walang takot at walang pagod sa pagsusuri, pag-iimbestiga. At least, ituloy-tuloy sana nila para malaman natin kung totoo nga ba ito at sino ang dapat managutan. Ayan, yan ang importante talaga sa atin. And I hope this carries on and we're able to find the end of the whole story. Ayan. By the way, biglang naalala ko. It's the summer solstice. Alam niyo yon. June 22 is the longest day of the year. Hindi naman itong balita, pero pinapaalala ko lang sa mga bagets. This is the longest day. Solar emission derived longer to energize every living molecule. Ayan, dapat hyper na hyper tayo sa araw na ito. This is the longest day of the year. Pinakamahaba ang araw, ang daylight hours is very long. So therefore, ayan, another universal truth that God could have a hand. Enjoy this blessed day. Ayan, talaga naman from Mayor Bening Tesoro of San Manuel, Tarlac. Ayan, Mayor Bening, updated kayo ha. This is the summer solstice and we should enjoy. Sa ibang mga bansa, parating may piyesta sa araw na ito kasi nga, napakahaba ng araw. Sa enterong taon, ito na yung pinakamahabang araw. So thank you very much, Mayor Bening Tesoro. And eto, marami pa tayong mga balibalita, pero mukhang kailangan muna maghanap buhay. Teka muna, at huwag kayong bibitiyo. Sagot! Explore the wonderful beaches and places in Palawan with City State Asturias Hotel. At City State Asturias Hotel, we assist you to make your stay truly one of the best adventure. Enjoy the famous underground river and go on the Honda Bay Island Hopping Tour. What about having a wonderful dinner buffet surrounded by fireflies? Or check in at the famous crocodile farm? At City State Asturias Hotel, we bring you the wonders of Palawan. Call us at 251-5983 or check us at our Facebook page, City State Asturias Hotel Palawan. Let us help you make your Palawan adventure one of the best. Sagot! Hala! Nako, eto na, sabi sa Congress daw, sa House of Representatives, iniisip na na ihahain ulit ang restoration of the death penalty for acts of terrorism. Sa totoo lang, medyo overdue na yan. Pero ang alam ko, yung Senado ang nag-object dyan, eh, pasado na sana yan, eh, nagkaloko-loko naman sa Senate, marami talaga nag-object. Ayan, inihain ang House of Representatives, restoration, kasunod ng pag-aalinlangan ng Department of Justice and Department of National Defense sa constitutionality nito. Sa isang pulong ng Technical Working Group, pinatasan ang pag-aralan ng panukalang pag-aayos ng Human Security Act 2007 na i-reveal na ang DOJ at DND ay hindi pabor tulad ng pinapanukala ni Pangasinan Representative, ayan, si Espine, Representative Amado T. Espino Jr., House Bill 7141. Bakit naman? Bakit sila hindi pabor? Sa ilalim raw ng nasabing bill, life imprisonment or death penalty ang ipapataw sa mga aksyon katulad ng conspiracy to commit terrorism, proposing to commit terrorism, inciting to terrorism, recruitment to a terrorist organization. Ang penalty ay life imprisonment. Sabi ng senior administration lawmaker
Speaker. We want a law that meets the end of law enforcers against terrorism while at the same time ensures the protection of human rights and the prevention of abuse. Ayun, bakit kaya tinutulan to ng DOJ at ng DND? Ang alam ko, dati pa itong hinihingi, hinihiling sa camera, eh biglang bakit ayaw na nila? Kaya nakakapagtaka, ang alam ko sa Senado to na talo. At alam na alam ni Apo Espay nito, ni Congressman Amado Espino Jr. dahil siya ay isang kauna-unahan sa ating mga police general at alam na alam niya itong issue na ito. At ako, papunta-punta ako sa Mindanao ngayon. Galing ako sa Maguindanao, napunta ako sa Zamboanga, napunta ako sa Davao. Talaga naman makikita mo ang galit ng ating mga tao na hindi talaga nilang gusto na itong nangyayari. Kakagulo-gulo nga dun eh. Hindi mo malaman kung yung kaaway mo, BIFF, may MILF, may MNLF, may Abu Sayyaf, may ISIS. Ano ba naman yan? Eh talagang parang tapat na rin na magkaroon na ulit ng death penalty. Pero magkaaway kami ng nanay ko dyan. At alam ko, si Presidente GMA, ayaw na ayaw yung death penalty. Kasi ang Diyos lang daw ay may kapangyarihan na kumuha ng buhay tayo daw. Eh tao lamang, baka magkamali pa. Madalas nagkakamali. Kaya eto nga, ito yung ating mga dapat dinidebate kung talaga bang kailangan na ibalik ang death penalty kung para lamang sa acts of terrorism. Eh talagang marami sa ating mga security personnel, security officials na gustong ibalik ito, katulad nga ni Congressman Espine. Eh tama naman, kasi talagang napakahirap naman pag walang death penalty kahit papano. So eto ang ating mga issues sa araw na ngayon. At mukhang babalikan din ng ating Senate itong build ni Presidente na 8 to 9 billion. Ay hindi, 8 to 9 trillion. Trillion pala, pambihiran, laki ng 8 to 9 trillion. Nagagastosin ng Duterte administration sa susunod na mga taon hanggang 2022 upang ma-improve ang ating infrastruktura. At ang inaalala ng maraming senador, katulad ni Senator Recto at Gatchalian, baka raw ito ay magbabaon sa utang sa Pilipinas kasi yung train, yung bagong pinataw na tax laws, eh parang nakaatas na to sa mga health, sa iba't ibang social services, eh kukulangin talaga kung tutuusin. Eh alam naman natin na talagang 90 billion daw ang kokolektahin this year. Eh dun daw manggagaling. Eh yung 90 billion, eh kulang-kulang pa para lamang sa mga ospital, para lamang sa ating mga social services. Pagkatapos, mapupunta raw tayo sa ODA. ODA, ibig sabihin, Overseas Development Assistance, utang, sa madaling sabi. Eh, lolobo yung utang natin, nag-umpisa na nga. Kaya nag-aalala yung ating mga senador, paano nga ba talaga ito ipopondo? Ang sabi ng marami, kailangan daw PPP o private sector. Pero alam naman natin kung ano nangyari last time, yung PPP na napakatagal, na panay-antay, na wala naman nabuong PPP yata, halos kulang-kulang. Kaya eto nga, at yung binibigay na pautang o grant o concessionary loans o kung ano-ano na galing sa China, hindi daw sigurado kung ano yung terms and conditions. Sabi, grant. Pagkatapos, may resback pala na napakalupit na interest rates. Kaya, eto nga, huwag tayo nalulubog sa utang. Etong nakaka-nervous kung minsan, marami nga nagsasabi na bakit parang walang nanay sa kabanbayan ng Pilipinas. Ibig sabihin, yung nanay, di ba, talagang siya magbabudget sa tahanan. Samantalang dito, ito sa atin, sa economic team, kanya-kanyang parte lang. Walang overall na macroeconomic manager, sabihin natin. Kumbaga, kung sa nanay, ito yung pamasahin mo anak, ito yung allowance, ito yung para sa pagkain, ito para sa kuryente. Di ba, may ganon sa bahay-bahay. Ngayon, dito sa ating pamahalaan, yung ating finance department, syempre, wala naman, magre-raise funds yan, di puro stocks ang iisipin. Yung budget naman, pag pipili na pagkasyahin at at makatipid. Yun lang ang nasa kanila. Yung kay
Secretary Per niya. Eh, syempre, gagawa muna siya ng plano. Wala naman implementasyon. Wala naman sa kanya yun. Eh, sabi naman ng Central Bank, bahala na. Basta manunood lang kami. Magmo-monitor. Ang sabi naman ng DTI, ang trade, inflation lang daw ang titignan nila. Yung presyo sa merkado, kung tumataas bang totoo. In other words, bakit pinag-chop-chop yung mga trabaho? Walang overall, kumbaga walang nanay sa kabanbayan na talagang tumitingin na pagkakasyahin. Baka sa susunod na buwan, kukulangin na tayo. Eh, utang ng utang tayo dyan sa 5-6. O di kaya, hingi tayo ng hingi ng tulong sa barangay. O hiram tayo ng hiram sa kapitbahay at napakahaba na ng listahan sa sari-sari. Eh, talagang kailangan may overall. Ano? Kasi mababaon tayo sa utang. Itong tinatawag na debt trap. Meron pang pagtaas ng interest rate sa Amerika. Na sigurado tayo isusunod. Pagtaas ng mga presyo. At yung Marawi at Mindanao na kailangan i-rebuild, kasama na rin ang iba't ibang mga bagyo at disaster na inaabangan dahil sigurado ng rainy season, makakasiraan na naman ang daan. Ito lahat ang ating pag-isipan na hindi tayo malubog sa utang at may overall na pagpaplano at pag-iisip ng ating ekonomiya. Ayan, even if it's performing very well. Pero gusto ko muna mag-good news. Huwag muna kautangan ang ating pag-usapan. May good news na bonggang-bongga sa nursing licensure exam nitong June 2018. Nakakatuwa yung mga kwento nito. Unang-una, congratulations sa matatalinong, masisipag, magagaling na mga promdi at puros promdi ang top-notcher. Anong say mo? Iilan na lang, kakarampot na lang ang nagwawagi na galing sa Manila. Maging bar exam man or licensure ng nurse. Tignan natin, ang top graduate, ipinalabas na ng Professional Regulation Commission sa listahan ng 4,326. Ang pinakamataas ay galing sa University of Pangasinan. Ay, bongga, katribo ko to. Mark Tristan Pangilinan Robosa, congratulations. At namamayagpag ang gradong 87.6%. Congratulations, ang taray. And ibang level, itong West Visayas State University. Totoo ba to? 8 top-notchers from a single school. Wow, kailangan talaga interviewin natin lahat ng dean, lahat ng faculty ng nursing. Bakit sila ganyan kagaling? Nainggit naman yata ako. Pero nakakatuwa to. May love story. May love story. Nakakatuwa sila. Imagine. Ito ang magandang love story talaga. Tignan ninyo. Carmela Cordero, number 6. And Merch Silvederio, number 8. Talaga naman na top notcher. At sila ang mag-boyfriend and girlfriend. Di ba ang cute? Ang nakakatuwa. Pambira talaga. At talagang pinagplano daw nila na matatap nila yung exam. Believe ka ba? Ang galing naman itong mga mag-shotang to. Ibang level. Tingnan ninyo. Nag-aim daw sila to ace the exam and then nagre-review daw sila ng sabay. Ang nakakatawa, paray daw ang away nila no nagre-review. Kasi iba-iba yung questions na sinasabi nila ang lalabas. Kanya-kanyang hula kung ano yung lalabas na question. Kung ano yung exam topic. Nag-aaway daw sila ng todo-todo. Pero sa bandang huli, re-review na lamang lahat. Nako, two minds are better than one. Totoo naman. So, nakakatuwa talaga. I'm so happy. Pero sa kabila nito, tama naman ang sinasabi ni Carmela Cordero at kanyang dean na siguro silipin naman ng gobyerno kung ano nangyayari sa nursing. Dahil, talagang nakita naman natin na nagbukas na ang DepEd para sa mga teachers natin. Kumbaga, may sagip teacher na. Pero kailan ba sasagipin ang ating mga nurse? Kawawa naman yung mga nurse natin, ano, kinakailangan lumuwas, umalis ng bansa, ma-deploy. Kasi dito sa atin, kung saan bulok naman ang ospital at kulang ang nurse, eh wala naman posisyon ang mga nurse. Kami nga sa Ilocos, hirap na kami kasi wala talagang item. Ang dami-daming kakulangan, dami-daming ang tumatandang Ilocano, eh wala nga aalaga. Samantalang ang dami-daming nurse na graduates na walang trabaho, ano ba yan? Nakakainis. Kaya tama rin ang sinasabi nitong mga top-notcher na magbukas na ng positions, items sa ating ospital, katulad ng ginawa ng DepEd sa teacher, at sagipin yung mga nurse na hindi lahat aalis ng bansa. Ang pinakamagagaling nating nurse ay nag-aalaga ng iba.
ibang mga dayuhan sa ibang bansa. At siguro, itaas na rin ang sahod dito. Imagine yung mga volunteer nurse, sila pang nagbabayad sa ospital para makapag-volunteer. Tama ba yun? Kasi kailangan nila magpakita ng 2 years na clinical experience. At para lang makamtan yung 2 years na experience na yun, eh talagang pinagpipilitan nila na mag-volunteer sa ospital. Pero ito talaga ang ating panaginip na darating ang araw, sana malapit na, na hindi kinakailangan ng mga nurse, ng mga teachers, ng magagaling na graduates na umalis ng bansa, na mag-migrate upang lamang magkaroon ng matiwasay at maayos na trabaho. Ito yung problema talaga sa atin, ano, kung bakit lagi na lang tayong kinakailangan umalis para lamang maghanap buhay. Ang hirap-hirap naman ng ganon. Talaga naman. So, ito ang congratulations shoutout natin sa top students sa ating nursing licensure. Hanapan natin trabaho part 2 na. At ginawa na nila ang kanilang part. Nag-aral na to death. Kasi habang nagliligawan, anong say mo? Nagre-review. At nag-top. Ang bongga talaga. Congratulations to all of you. Okay. Sagot! Eleksyon na ba talaga? Eto na, nagbabalita na yung COMELEC. Nako, talagang parang hindi pa tayo nakaka-recover at hindi pa tapos yung barangay elections. Kasi ngayon, nakalimutan ko na nga eh. Kala ko tapos na yung eleksyon ng barangay at SK. Tapos na daw yung federation. May ABC pa pala kung sino magiging presidente ng mga liga ng barangay. Nako, walang katapusan. Pero hindi pa tapos. Eh, nag-anunsyo na tungkol sa 2019 national elections ang COMELEC. Bubuksan daw ng COMELEC ang voter registration para sa next year, May 13. Nako, nakatakdang magsimula ang nasabing registration sa July 2, Lunes, at magtatapos ng September 29, Sabado. Ayan, magre-register na. Lalo na yung mga bagets, yung mga millennial na maingay sa online, pwede ba mag-rehistro kayo? Dami-dami yung reklamo, dami-dami yung opinion. Hindi naman pala boboto, mga walang iyan. Ano ba naman yan? Ang baba-baba ng voting percentage ng mga millennial. Magsesermon na ang manang Amy. At pwede ba bumoto kayo? Napakarami ninyong ideya. Napakarami ninyong satsat sa online. Pwede ba? Please, put your vote where your mouth is at magrehistro na. Ayan. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, magaganap ang nasabing registration sa buong bansa. Except Marawi, Lanao del Sur, in the light of the current situation in the area. Oo naman, talaga naman. Bukas ang mga lokal na opisina ng COMELEC mula Lunes hanggang Sabado. Kahit daw holiday, ang oras ng kanilang opisina, alas 8 ang umaga hanggang alas 5 ng hapon. So mag-register na po at dali-dalian. May sabi rin sila na yung mga registration daw ng political parties, dalian na at July 15. Deadline ng coalition of parties naman, August 31. Naku, nasa na kaya yung antik namin na partido, KBL. Nako, yung kilusang bagong lipunan ng aking ama, 100 years old na yun. Ano? Ang dami ko pang nakikita ng KBL. Nung bata kami, eh, pinagbibiro namin yung KBL na yan. Kasal binyag libing, ang sabi nung iba. Doon lang daw sisipot yung politiko. Walang iya naman talaga. Pag may kasal, pag may binyag o sa libing. Ayan. Pero hanggang ngayon, may KBL pa rin sa amin. Sa hapagkainan ng bawat Ilocano, may KBL. Ano kaya yon? Kamatis Bagoong Lasuna. Ayun, yung sibuyas Tagalog na kulay purple, ultraviolet, color of the year, ang aming sibuyas. KBL din yon, wag isnabin. Kaya kahit hindi irehistro sa COMELEC, eh, buhay pa rin yung KBL sa amin. Kaya eto, ang dami na palang partido sa Pilipinas, 169 parties are officially registered. In the Philippines, imagine, 169, kadami-dami. Sa Amerika, ilan? Ang laki-laki kaya ng Amerika. Dadalwa, Democrat and Republican. Naku, talaga naman, habang may bossing na politiko, may sariling partido. Anong say mo? Talaga naman, ang Pilipino, kakaiba, no? Special talaga tayo sa bawat sandali.
Naku, talaga naman. Talagang eleksyon na naman ang nasa utak natin. Hindi pa tayo nakakaraos ng barangay. Pambihira talaga. Hilig-hilig natin. Yan yata ang national fiesta. Eleksyon. Ide-deklara na dapat. Ayan. Ay, may magandang balita. Tuwan-tuwa ako dito. Yung manga comics tungkol sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Inilunsad sa kanyang kaarawan. Isang Japanese comics. Ang nilabas nung Martes, kaarawan ni Gat Jose Rizal, ng Toriko. Toriko Comics Company sa Japan. Tungkol sa buhay ng ating pambansang bayani, maaring mabasa ng libre online kada linggo. Anong say mo? Kaya't andito sa wikang English at Nipongo, manga.club at sukima.me. Sukima.me. Ayan. Hanapin na natin yan at sundan natin na online comics. May mga plano rin na ilabas ang nasabing manga sa wikang Pilipino. Ay, maganda yan. Ito ang magkakaroon ng kabuuhang 100 pages. May dedetalya sa buhay ng pambansang bayani. Ang bagong pahina o episode ay ilalabas tuwing Martes. Ayon kay Takuro Ando, representative of Toriko Company, naging inspirasyon niya ang paggawa ng manga yung rebulto na nasa Hibiya Park sa Tokyo. Bakit raw nagkaroon ng Pilipino na may statwa doon sa Tokyo? I began to wonder why a bronze statue of a Pinoy, of a Filipino, was in Japan. Napagpasyahan niya na mag-research tungkol kay Rizal, sinimulan niya ito sa pagtatanong sa CEO ng isang Pinoy na company na may kaugnayan sa Toriko. At ang Jose Rizal ay sinulat ni Takahiro Masuyat. Iginuhit ni Rio Kono, isang award-winning artist ng kumpanya nila. Ayan, ang bongga. Alam niyo, tuwan-tuwa ako rito kasi parang overdue na talaga itong comics ni Jose Rizal. Dahil, kung tutuusin, ang unang komikero sa Pilipinas ay si Jose Rizal mismo. Kung naaalala ninyo, di ba nung bata tayo, pinag-aaralan natin ang pagong at ang matching. Sino nag-drawing noon? Eh di yung pambansang bayani natin, si Gat Jose Rizal. Di ba? Nakakatuwa yung pagong at si matching. Tapos, ako naman, medyo obsessed na obsessed ako dyan sa pagong at matching. Kinaladkad pa namin ang Sesame Street sa New York nung panahon na namin noon sa kabataan barangay. At that was their first overseas project na yung Sesame Street gumawa rin ng Pong Pagong at Kikong Matching. Gumawa sila ng dalawang characters na Pinoy nung dinala yung Sesame Street dito sa Pilipinas. So magandang maganda yun. Base yun kay Jose Rizal. Alam mo, nakakatuwa talaga tayong Pilipino. Medyo text joke or hugot lines. Kahit ano, talagang ginagawa natin katatawanan at kalokohan. Pero sa ilalim nito, may talagang paka na seryoso at nung panahon ng revolusyon, naging propaganda, naging agitprop, ika nga, ang comics at paglalathala ng mga katatawanan na pahayagan. Akala natin kalokohan, pero yung pala may isinasaad na malalim at matindi. Kaya eto nga, ang unang komikero ay may comics na. Ang kauna-unahang comics ni Dr. Jose Rizal. Ayan, saya-saya. Pero okay na okay yan. Uy, hugot lines na yata tayo kasi wala na tayong tsepo. Magagalit na si na Jojo Robles at lahat ng ating barkada. Teka, ayan, hugot-hugot. Sino na yung hugot natin? Alam mo kung bakit nauuna ang A sa B? Kasi mas importante ang attitude kesa beauty. Totoo ba yan? Naniniwala ba kayo dyan? Pwede na rin. Pwede na rin. Ayan, attitude. Naku ha, pero yung mga bad attitude, paano yan? Aanin pa ang tiwala kung ang bawat hinala ay tumatama. Naku! Naku, naku, naku. Maraming hinala talaga sa mundo. Hindi lahat ng tahimik ay nasa loob ang kulo. Naku ha? Sila lang kasi ang marunong mag-isip bago kumibo. Oo naman, mag-isip. Talagang mahalaga yan. Ang pag-ibig ay parang ulan sa disyerto. Matagal man dumating, pero pag bumuhos na, worth it ang waiting. Ayan, bumuhos na ang ulan. Baka may pag-asa na yung mga natigang sa summer. Ayan naman, talaga naman tayo. Ano ba yan? Kapos na naman tayo sa oras kahit solo flight ako na ngayon. Napakabilis. Parating na si Mayor Alfred sa susunod na linggo. Marami na tayong kasama. But in the meantime, thank you sa lahat. Katulad ng dati, visit, like, and follow my official Facebook page
for more updates. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa isang oras na usapan na pinaka-trending ng mga balita. Abangan nyo ang pagbalik ni Mayor Alfred Lunes dito lang sa DWIZ 882 alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, Lunes at Huwebes. Aimee, 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 Sagot, Sagot, Aimee, Sagot, Sagot, Sagot.